DZS Live sa 31st Manila International Book Fair. Kwentuhan! Ako si LJ. Ako si Jo. So, ikaw mag-introduce ng bonggang-bongga sa ating next guest. Ang ating next guest ay writer ng libro. Not one, but twice, but thrice! Twice nga eh. Pangatlong aklat lang niya ito. At ito ay isa sa kilala ko na, isa sa pinakamasipag na kilala ko na tao. Oo. As in. Gano'ng kasipag? Mga magkaka-level kami nito sa kasipagan. Dinamay tayo sa sarili. Masipag na at ngayon, sobrang ganda pa. Ako naman ito ha, sa may papakilala natin ay labis kong hinahangaan mula sa kanyang pagsasalita hanggang sa kanyang pagsasulat hanggang sa pagiging may bahay at pagiging ina. Pwede na ba yan? Oo, superwoman. Kaya naman, yung mga libro niya ay para sa mga kababaihan dahil talaga namang nararapat lang na ma-influensyahan niya tayo bilang mga babae ng kanyang kakayanan. Walang iba! Ang Protips author, host, producer, at kasama rin natin sa TNK. Hello po sa inyong lahat. Wala ba yung name mo? Oh, sige name. Ate Maloi. Hello po sa lahat ng mga nakikinig sa Pinoy Espesyal, sa mga nandito sa SMX, malapit sa Mall of Asia, para sa 31st Manila International Book Fair. Hello. Congratulations pala, LJ. Salamat po. How what? Does it feel? Hindi pa po ako ikakasal. Wish ko lang. Hindi, kamusta yung nakapanganakan ng isang libro? Lilinawin ho namin, ha? Dalaga ito. Hindi siya dalagang ina. Siya ay nanganak ng isang libro. Di ba ganun yung pakiramdam? Na ano? Kapag nakatapos ka ng isang libro, di ba? Hindi niya makakalam eh. Parang na... nakalutang pa rin ako hanggang ngayon eh. Talaga? Oh, hindi ka naman in denial. Hindi naman in denial, pero hindi ako makatulog sa sobrang excited. Yun! At fulfilled. At napansin ka rin kanina, hindi siya makakain. Hindi siya makakain. Naku, yan ang matagal ko nang hinahangad para sa aking sarili. At hindi ako kumain. Bakit naman? Kailangan mo yan sa dami ng ginagawa mo. Pero LJ, hindi. Bago mo ako interviewin, congratulations uli. Gusto ko lang sabihin dun sa mga listeners natin, I read the book in one sitting. Wow! Diba? You could attest to that. Nung binigay niya sa akin yung kanyang libro. Na hindi mo na dinantanan. Hindi na. Muntik nga akong, yung katabi ko nga habang binabasa ko yung libro, medyo sisinghot-singhot ako, hindi dahil sa messy po ako, nakakaiyak yung aklat. Pero it's a story of victory, how God can make beauty out of ashes, how God can turn something, yun nga, tragic sa mata ng iba, pero God can turn it into triumph. Meron kang, meron kang warning para dun sa mga magbabasa at bibili ng book. Ano ba yun? Dapat meron kayong tissue paper. Kaya, good morning. Oo. Dapat, LJ, may libreng tissue pag bibili ng ano? Meron akong bit-bit, eh. Dapat. Siyempre. So, yung mga nandito, ha, sa CSM booth, ayan, katulad ng isang binibini, hawak niya yung aklat ni LJ na Eating with One Shop. Sana bilhin na yan. Hindi mo na yan pwedeng ibalik. Touch move yan, eh. Touch move yan, touch move. Sige. Salamat po sa mga sumusuporta sa ating mga local author titles na available ngayon. Ikaw ay may bagong book, audiobook. Ano ba ang bago sa iyo? Bago ang aking saliligo ngayong araw na ito. Yan. Ikaw ang nagsulat ng foreword. Ayan, ako nagsulat ng foreword ng True Love Words ni Grace Gaston Dosel. This is actually the second edition of her book. Ay nako, napaka-helpful talaga nito. Yung mga ikinasal tayo dati, di ba? Yung mga ikinasal na sa atin, how we wish that there was a resource or a book like this by Grace Gaston Dosel, True Love Words. Bago ikasal. Oo, bago ikasal. Kapag nabasa mo ito, parang walang excuse para ikaw ay gumawa ng mga poor decisions pagdating sa married life mo.
Napakaganda. True Love Weds, Grace Gaston Bosel. Pero ikaw, Ate Malay, available ka rin yung tatlong yung aklat? Oo, nandito sa CSM booth. Mm-hmm. Meron tayong tatlong Protips book. Yung kauna-unahan, yung first baby ay Protips Smart Steps for Everyday Workplace Success. Mm-hmm. Tapos, yung pangalawa naman ay Standing Tall Through Tough Times. Yung pangatlo ay Shining Attitudes for Women at Work. Protips Edition Specially for Women. Tapos, meron tayong limang audiobooks. Yung isa ko pang tanong ay eto, kasi maraming humahanga sa iyo pagdating sa iyong announcing skills, hosting skills, at kahit sa writing skills. So, ano ang pwede mong maibigay na payo sa mga kagaya ko na nagsisimula pala? So, para sa akin pala to, personal. Everything that we do, if we really want to excel, napakaganda. Gaya ng sinabi ni Pastor Ed Lapis kanina, we really need the strength and the spirit of God to allow us to shine and excel in whatever craft we choose to be in. Kailangan natin ang gabay, ang lakas na magmumula sa Panginoon. Kasi on our own, we can't really do it. But if we want to do things that will make a lasting impact on other people's lives, that is God's arena and God's business. So, we need to draw strength from Him. Ibang klase ang impact na naiiwan ng isang aklat, lalo na't kung ito'y babasahin at mangkilikin ng mga mambabasa, hindi ba? Ibang klase yung impact. Ang libro, kahit na natutulong tayo, kahit hindi tayo nagsasalita, you continue on ministering to the people who's holding it and reading it. Mm-hmm. So, hindi time bound kahit nga wala na tayo sa mundong ibabaw, 'di ba? Kung ang libro natin ay imprint pa rin, nariyan at patuloy itong magme-minister at magiging pagpapala doon sa mga mambabasa. DZS Live sa 31st Manila International Book Fair.